a father and son. Looking forward sa mas maayo pa nilang bonding moment sa mga susunod na araw. Alexa, aware ka naman, no? Na kasalanan mo kung bakit nagkakalabuan si Eileen at si Bobby ngayon. Diba? Kung sana, tumupad ka sa usapan at hinayaan mo si Bobby ang mag-explain kay Eileen tungkol kay Ferdy. Ate Jeannie, believe me, gusto ko lang talaga na matanggap si Ferdy sa Horado clan. And gusto ko rin na maging father si Bobby kay Ferdy na hindi patago yung alam at tanggap sa buong mundo. Agree ka naman siguro na malaking emotional wound yun para sa bata kung hindi siya publicly acknowledged at sa halip ay tinatago. I just don't want him to go through that. Yeah. I understand where you're coming from. Thanks, Ate Jeannie. Eh, kakapalan ko na rin yung mukha ko, ha? Hihingi sana ako ng tulong na sana mailapit mo si Ferdy sa Horado clan. And hopefully, matanggap siya ng ibang family members niyo. Oo naman. Besides, Daddy Nelson adores Ferdy. At I'm sure madali siya matatanggap ng ibang kamag-anak namin. Well, sige, sa susunod na mga occasions and events, i-invite namin kayo ni Ferdy. Really? Wow, that would be great! Thank you, Ate Jeannie! I can't wait to meet the rest of the Horado clan. Oh, Beshi. Pasensya ka na, di kita mapapauta ng 24,000. Kasi wala akong dala. Tapos di ba kakasabi ko lang sa'yo, nagpadala ako ng pera sa probinsya. Tapos yung credit card ko pa, nag-max limit pa ako. Kulang kasi laman ng ATM eh. Ipinili kasi ako kay Malaya recently. Tapos yung driver na nakabangga kay ate, 3,000 lang yung binigay. Tapos todo pa kay usap pa na huwag daw namin silang idemanda. Ano kaya yan? Wala ka bang ibang pwedeng... pwedeng mautangan ko? May kakilala ka ba? So, Jai, kasi kung sa kliyente ako hihiram, di ba? Pero, hindi mo ba talaga naiisip gamitin yung supplementary card yun ni Bobby? Hindi naman siguro siya magagalit. Ayaw ko lang talaga magkaroon ng utang na loob kay Bobby. Actually, Beshi, may isa pa akong naisip eh. Pero hindi mo naman kailangan umagli sa akin, ha? 5-6 pa yan? Sige, papatulang ko na. Hindi, Beshi. Saksin mo. Baka gusto mong isang lang sa labas. Ang dami pawn shop sa labas. Hello, Beshi Mars. Nakapagsanglan ka na ba? Hindi pa, pero papunta pa lang ako sa sandaan natin. Beshi, balik ka muna dito. Asin na ako na, bilis! Bakit? May nangyari ba kay ate? Beshi! Beshi! Hello! Sorry. Ate? Ate? Ano nangyari? Ayan. Ano ibig sabihin na to? Mona, pinapunta mo pa siya dito? Ay, alam niyo di, oh. Magulat na lang kami, oh. Tinuti pa na siya nandito, oh. Ah, pumunta kasi ako kanina sa bahay ni Mona para dalawin kayong dalawa ni Malaya. Nabanggit sa akin nung nagbabantay kay Malaya na nandito daw kayo sa ospital. Dahil nga na-aksidente si Ate Ludi. Nasaan si Malaya? Kinuha mo ba siya? Itawagan ko si Alang Tess at sinabi niya na sa kanya si baby at safe. At naibiling ko na rin sa kanya na huwag ipahawak at ipakita sa Malaya kung sakali lang na bumisita si Bobby doon.
Yun nga lang. Masabi ni Allan Tess kung nasan tayo eh. Inabuti ko nang pumunta rito to check on Nati Ludi. And I'm glad na wala naman siyang serious injury. And also, don't worry about the bill. I'll settle it later. Para hindi mo na isang layong wedding ring natin. Huwag na. Gagawa na lang ako ng paraan. Beshi, actually kung tutuusin, dapat talaga si Bobby magbayad. Kasi, siya yung may kasalanan kung ba't nagkaganto si Ate Ludi, tsaka ba't kayo nag-away, no? Bobby, utang yun. Babayarin ko rin kaagad. Ano, hindi mo naman kailangan bayaran. Dinanawin ko lang, ah. Hindi ako makikipagbalikan sa'yo dahil lang sa pera. Hindi ko naman ito ginagawa para makipagbalikan ka sa akin, eh. Ginagawa ko to dahil pamilya na ang turing ko kay Ate Ludi. Masaya ako sa gusto kong gawin. Eh, kasi nga kasalanan mo nga lahat kasi to, Bobby. Shhh, wala, tama na. Siguro naman, Bobby, gets mo yung point ni Mona, di ba? Totoo naman kasi. Sige. Punta lang ako sa cashier. Pwede ko rin pala kayo ihatid mamaya. Hindi na, huwag na. Hindi na kailangan. Tsaka may kotse ako, Bobby. Ako nang bahala kay Eileen. Hatid ko siya. Sige. I'll go ahead then. Ate Ludi, pagaling ka, ha? Bobby, pwede... Pagkatapos mo sa cashier, balik ka dito. Pwede bang mag-usap tayo na tayong dalawa lang? Sige. Salamat, Ate Ludi. Karoon, patuloy ako ng utang na loob.